So, kung ikaw ay may pinagdadaanan sa relasyon, para sa iyo to, no? Makinig ka, makinig tayo, at nang meron tayong makuha sa mga expert, no? Hello! Welcome sa ating Relationship Tips serie. Today, we will be discussing 10 common relationship issues. Alam natin na walang perpekto sa isang relasyon. Nagkakaroon talaga ng problema, nagkakaroon ng issue, no? Even the best relationships can also have problems. Walang perpektong relasyon. So welcome sa ating relationship tips serye. No? Pag-uusapan natin ngayon ang isang issue na nagbibigay o nagdudulot ng problema kalaunan sa isang relationship. Kunyari, meron kang jowa, meron kang boyfriend o girlfriend or may asawa, no? Itong issue na to, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema along the way sa isang relationship. So, kung ikaw ay may pinagdadaanan sa relasyon, para sa iyo to, no? Makinig ka, makinig tayo at nang meron tayong makuha sa mga expert, no? Ang research na to ay mula sa isang licensed marriage and relationship therapist, no? So, ibig sabihin, meron palang ganun, ano, mga therapist, no? Relationship therapy, no? Meron palang ganun. Galing sa kanila ito, kaya family therapy pala, no? So, kailan ba ang relationship nagkakaroon ng problema? Ano ba yung mga simula na nagkakaproblema ang isang relasyon? So, sabi dito, as time passes and both parties of the relationship make their fair share of mistakes, what was once intoxicating becomes intolerable. So, ano bang ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, no, merong mga mistakes. No? Kunyari, yung partner mo o yung girlfriend o boyfriend magkaroon mali. Nagkakaroon sila ng mali. And then, toxic yun. No? Kalaunan, magiging intolerable na yun. Sabihin, hindi na natin pwedeng palagpasin yung bagay na yon, no? Para bang paulit-ulit na lang, wala na, no? Wala nang pag-asa. Pero isipin natin that none of us is perfect, no? Nor will exactly be the same on every level, no? So, ibig sabihin, wala namang perpekto sa atin. Kaya nararapat lang na magkaroon ng kamalian yung tao. At kung paano natin baguhin yun, yun yung mahalaga, no, sa isang relationship. So, number one, kung bakit nagkakaroon ng problema, no, ay number one is expectations. So, sinabi dito ng mga expert, one of the fastest ways to create unhappiness and instability in a relationship is through disappointment. Nadi-disappoint tayo because we have expectations. Kunyari, hindi pa kayo nag-on ng jowa mo. Yung expectation mo na sa kanya is perfection, no? Nag-i-expect ka na ang taong to dapat perfect, walang flaws, walang kung ano-ano. Ipagdating mo sa relationship, nakita mo yon imperfection niya, na-disappoint ka, no? Yun, dun, kung hindi natin papansinin yun, dun nagsisimula ang problema, no, sa isang relationship. Sinabi dito, a very few things create disappointment as quickly as unmet expectations. So, merong mga bagay na nakakapag-create ng disappointment. Pero ang sasabihin mo, disappointed talaga ako sa iyo, no? Kung minsan sabi ng tao sa iyo, nag-disappointed ka sa mga bagay-bagay na ginagawa ng jowa mo, asawa mo, or partner.
So there are typically two common relationship problems with expectations in a relationship. Number one is unrealistic expectations. Sabi ng expert, meron ang expectation daw natin is unrealistic. Ibig sabihin, para bang sagad sa langit yung expectation mo sa relationship, no? So wag naman ganon, no? Hindi pwede 'yon, no? Kunyari ini-expect mo siyang gawin niya ang isang bagay palagi, no? Meron namang mga pagkakataon na hindi niya magagawa, no? For some reasons, no? Ina-expect mo na bibilhan ka palagi ng bulaklak, no? Bibilhan ka palagi ng chocolate, no? For some reasons hindi mangyayari 'yon, no? Kaya madi-disappoint ka. Nag-i-expect ka na magiging palaging ang tawag dito, sumusunod sa iyo. Hindi naman lahat pwedeng sundin. Hindi naman lahat pwedeng makuha, no, sa isang relationship. Meron talagang mga failures or meron talagang mga hindi natin mga inaasahan na mangyayari. So, given 'yon, no. Wag tayong mag-expect ng mga expectation na hindi kailanman mangyayari, no. Unrealistic, no. Number two is unclear expectation. Ano ba 'tong unclear, no? Hindi klaro sa mag-partner yung expectation. So, dapat nag-uusap kayo, no. Kasi kapag iniisip mo lang o tinatago mo, no, hindi klaro sa isa yung ini-expect mo, paano niya magagawa, no? Para niya mapupulpil yung gusto mo na para sa kanya or yung gusto niya para sa iyo, no? So unclear, hindi klaro. So ibig sabihin, kailangan niyong mag-usap, kailangan niyong i-communicate yung expectation mo. Kunyari, sasabihin mo, babe, ito yung expectation ko, ito yung nais ko, ano bang masasabi mo? Okay ba to sa iyo? Ano bang gagawin natin o pang matupad to na expectation na to? So, parang ganon, no? Ganon yung sa isang may relasyon, no? So couples struggle to meet each other's expectations because they are simply unrealistic, no? It's important to understand that our expectations often derive from other people, past experiences, beliefs, or internal values. But that doesn't change the fact that they are sometimes very toxic to our relationship. So, yung expectation pala, nagiging toxic yan along the way. Kapag yun na lang yung iniisip natin. Hindi tayo nag-give way sa mga possibilities na mangyayari. So, sinabi niya, if you want to avoid unhappiness in your relationship, it is your responsibility to be clear about your expectations and share those with your partner. I-share natin. If in doing so, you come to realize that some of your expectations might be slightly unrealistic or even impossible to meet, you might want to review where that expectation comes from and what is more important, being unrealistic or being happy. So titimbangin mo, ano bang mahalaga sa iyo, no? Being unrealistic or being happy. So sometimes in order for you to be happy, you need to forgo something that bothers you along the way. So ulitin ko, expectations. Unrealistic at saka unclear expectations, nagdudulot 'yon nang simula, panimula ng problema sa isang relationship.